Hello everyone! Welcome back to my channel. Again, I'm Paul Castillo of Caspar Roofing Channel, and we're teaching installation videos and detailed guides to home and property owners all about roofing. Kung bago ka lang sa channel na to, huwag mong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para update kayo sa aming channel. So, ano pang nantay natin? Let's dive in! Hello everyone! I'm very happy dahil I got a chance to visit my project back 2015. Tara, samahan niyo ko. Ikutin natin yung simbahan. Inspeksyonin na rin natin. Dahil, actually, napagawi lang kami dito kasi we've been in Bataan. Tapos sabi ko, naisip ko na dalawin yung Holy Land, yung simbahan, kasi ito ay naging project namin. So yun, kung mapapansin nyo, yung bubong na to ay tile span, 0.6mm yung ginamit namin dito. And then, hindi na kami gumamit ng outside gutter. Kasi yung outside gutter, hindi siya nababagay, lalo-lalo na kung yung nasa paligid natin ay maraming puno. Kasi the more na may gutter ka, maraming puno, yung dahon ay nagbabara sa mga gutter. Kaya ang ginawa namin dito ay nag-pre-flow kami. So ibig sabihin, wala siyang outside gutter. So ginamit namin yung fascia cover na Spanish kasi S-styles yung design ng ating bubong. So meron kaming 3 inches na laylayan para papunta sa Spanish gutter. So, in 6 years, okay pa yung bubong natin. Hindi pa siya nag-tarnish at saka wala siyang leak. Ang ganda ng aming Spanish gutter. Buo yan, kaya walang bakat to na tulo or anything na dinaanan ng tubig. So, ang iba kasi nagtatanong kung mag-triplo, magiging problema daw yung tubig lalagpas sa loob ng kanilang bahay or sa kanilang building. Pero kung ako, wala naman nagiging problema kasi yung ibs niya is nasa 1 meter. So, kung mapapansin nyo, yung bakat lang ng tubig nandito. So, ito lang yung nagiging bakat ng tubig. E how much more kung dito lang yung semento, tapos ito lupa, mas okay, diba? Tapos magkaroon ka lang ng drain. So, yun yung advantage ng pre-flow kung maraming puno sa inyong paligid. So, yun. And then, gumamit na rin kami dito ng PVC spandrel. So, hindi kami gumamit ng metal na spandrel. PVC spandrel. Okay pa siya. Hindi siya lumutong kasi sinasabi na lumulutong na yung PVC spandrel. Pero for me, hindi naman. Kasi kung mapapansin nyo, ito 6 years na yung PVC spandrel. Wooden husky. Yan yung ginamit namin yung PVC dyan. So, yun. So far, so good. Ang ganda ng simbahan na po sobra. Napakaganda. So, walang katulo-tulo yung bubong niya, pati yung mga paligid niya. Kasi mapapansin niyo, may wall. Ang ginawa kasi namin dyan, nag-wall flashing kami. And then, pinabao namin sa semento. So, yun. Tara, ikutin natin. Ang ganda, oh. Tingnan mo. Ang ganda. Napakaganda. Diba? Sobra ang ganda. Oh, ayun. So, ito yung kabuuan ano ng simbahan. Actually, pangarap ko magkaroon talaga ng ganitong simbahan din sa aming probinsya. If God's will, mapagpatayo ako ng ganitong simbahan para sa aking community doon sa Masbate sa probinsya. It's my dream din talaga. Pero ang ganda niya talaga sobra. So, it's an honor naging part ako sa simbahan na to. Thank you nga pala kay Architect Glenn Malig ng Gamma Construction. Kasi siya yung naging way dito. Siya yung naging way sa atin para maging part tayo ng The Chapel of Jesus and Mary in Ghana.
dito sa Holy Land Subic. So yun, ang ganda. Sobra, napakaganda niya talaga. 'Di ba? May picture pa dito si yung mother ko. Actually, dinala ko dito yung mother ko nung pumunta sila ng Maynila. May picture pa sila dito ni Papa. So yun, hanapin ko yung picture, ipapakita ko sa inyo. At saka yung picture ng ginagawa namin yung simbahan na to. So yun, dito ako kaya nold. So tingin ko yung roofing nito ay wala naman naging problema kasi yung mga kisame niya ay wala, okay naman, good. Wala naman siyang mga tulo. So yun. Ang ganda ng simbahan na to. Ay, yeah, 2015. So April 2015 ayon. So yun. This project, yung roofing nito naging project namin back on year 2015. So April 7, 2015 siya inoffered an offering of love to God ni Ambassador and Mrs. Benvenido Tantoco Senior and family dito sa Holy Land Subic Sanctuary on April 5, 2015. So naging project namin to, kung hindi ako nagkamali, ay March 2015 namin to nabubungan. So far so good, okay naman yung naging project natin at saka yung naging bubong nito kasi kung mapapansin natin, wala namang leak. At maraming salamat na rin kay Architect Glenn Malig ng Gamma Construction dahil naging part kami dito sa chapel na to, The Chapel of Jesus and Mary in Ghana, dito sa Holy Land Sanctuary in Subic. So maraming salamat. So yun, ang ganda pa rin niya. So tingnan mo, ang ganda ng kisame. So ibig sabihin, ang ganda ng bubong natin, wala siyang leak kasi walang kabakat-bakat. Diba? Ang ganda. So ang ganda pa rin niya talaga. Wala siyang bakat, original pa rin yan yung altar na yan. Napakaganda ng simbahan na to. So yun, wala siyang kaliklik talaga. Ang ganda. Pati yung mga kisame. So thank you Architect Glenn Malig at saka Gamma Construction na, kasi nakakataba ng puso na in 2015 binalikan ko yung aming proyekto at saka hindi lang yun, simbahan pa siya. Kaya nakakataba ng puso, di ba? So maraming salamat. Tingnan natin sa kabilang side mold pala. Yung bubong niya talaga, okay pa. Napakaganda. So yan, magkabilaan kasi yan, pre-flow eh. Ayan no, pre-flow. Ayan, so magkabilaan kasi yan, pre-flow. So yan o, same din dun sa kabila. Kaya okay. Okay talaga siya, maganda. Yun yung advantage ng pre-flow pag mapuno yung paligid natin. So yun. So that's end for my video and I hope meron kayong natutunan all about roofing. Kung bago ka lang sa channel na to, syempre huwag mong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming channel. So please visit www.caspar.com.ph or Caspar Steel Roofing Incorporated in our Facebook page. And remember, when it comes to your safety, there's no need to look anywhere but the best. Always find the right roofing contractor with the right track record in terms of good product, good price, and good service. Safety is our life. See you next week! Yahoo! Shoutout nga pala kay Imi, Ray, at saka kay Eleanor Sister for my t-shirt. Napakaganda. Bali na bali sa akin. So maraming salamat sa inyong birthday. So ayan, nagamit ko na. Maraming salamat. At Architect Glenn Malig, again, maraming salamat. Gamma ko.